Hi guys, kayo ay nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Ito ang Kasabwat TV. Ano na, wala na masyadong intro-intro. Diretso na tayo sa alamat ni Kasabwat. Kape muna tayo habang tanghaling tapat. excuse me. Ano lang, kung... Siguro naman napanood niyo yung alamat ng manok niyo. Wala yung manok. Wala ang manok ngayon. Mga aso naman. Mga aso yung aking ano, background music. Kape muna. Kape muna tayo. So, ang ating alamat ngayon ay alamat ng eto eh, most requested na alamat. So ayun, kung gusto niyo mag-request ng alamat, yun, sa mga ano, mga nanonood sa akin, mag-comment lang kayo kung ano yung pinakamarami, yun ang ating gagawin na alamat. So ito, most requested, gaya na sabi ko, ito ang alamat ng lamok. So, yun. Saan ba nagmula ang alamat ng lamok? So, excuse me. Wake up muna tayo sa alamat ng manok. Ayun nga, nalaman nga nila na nakatakas nga, syempre, yung yun pa rin, nakatakas yung sila ano, sila Anderson, Beer, and Ador, ang mga Beer Ador nila, tatlong lola. So yun, at yun nga, nalaman nga nila, at pag-usapan nga nila yun, habang pag-usapan nila yun eh, pinakuha nga nila si Temyong ng mansana sa puno ng saging. So, tapos sa kabilang dako naman eh, talagang kakamabutihan na si Temyong and Claire. Si Claire yung granddaughter o apo ng tatlong lola. At sa kabilang dako naman ay naghiwalay na nga ng landas si Anderson at si Beer at Ador. Si Anderson ay yun, bumalik na si Manok. Shoutout kay Nok Nok. Yun, balik tayo sa ano, recap. Bumalik na ano, I mean, si pangalan nito, Anderson naman ay eh. Oo, tama ka, Nok Nok. Si Anderson ay ano, hahanapin niya yung anak niya si Temyong. Tapos yung si Beer at Ador. Itong si Beer at Ador, ito wala itong kadala-dala eh. Kasi nahuli na sila eh. Oo, tama, Nok-Nok. Yung si Beer at Ador, panoorin niyo yung alamat ng Alimango. Nahuli na kayo sila dati eh. Oo, tama, Nok-Nok. Tama kayo, Nok-Nok. Yun nga, si ano, yung dala si Beer at Ador, nahuli na yun eh. Oo nga, napanood yun nga, mga Nok-Nok na to. Napanood yun nga yun eh. Ano ko lang, i-share ko lang yung kwento na yun. Nahuli na sila eh, doon din sa ano eh. Nag-happy-happy din sila doon, nahuli din sila sa alamat ng Alimango eh. Panoorin niyo po yung alamat ng Alimango, kung paano sila nahuli, si Beer at Ador. Dumadami na mga tropa kong mga manok. Ayun, nag-good time nga sila, nagpunta sila sa ano, beer house. At yun nga, wrong timing naman pagpunta nila dahil meron palang raid na polis, ng mga polis doon. 100,000 polis ang nag-raid, nagpunta doon. Ang ginawa nila para hindi sila mahuli, nagpanggap nga silang manok. Pero kahit ginawa nila yon, hindi pa rin umepekto. Hindi effective ang idea na yon ni Ador.
a door. Sorry sa yun. So ito na ang ating kwento. Ang alamat ng lamok. Pero ang story ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ito. Check niyo yung mga iba kong alamat para malaman niyo kung ano yung pinagmulan. So ito na ating alamat ng lamok. Excuse me. Tututututut. At yun nga, nahuli na nga excuse me, si Bill at Adore. At itinawag na agad ito ni ano, ng hepe ng polis. Ang wala nga palang pangalan yung hepe dito. At tinawag na kay Lola at Tiffany. At sabi, "Madam, meron po tayong good news. Nadakip na po namin ulit si Bill at Adore dun sa ano, sa beer house." At sabi ni ano, ni Lola Tiffany, "Salamat naman, pero dapat higpitan nyo ang security dyan. Hindi na pwedeng makatakas yan. Ayoko malaman nila ang ano, ang ginawa namin." At yun nga, eh, sa ano nga pala, i-check niyo yung alamat ng ano, alamat ng talpak. Doon nga pala pinatumba ni ng tatlong lola si Jaime. Kina Bill at Adore. 'Yon. I-check niyo 'yon. Baka so 'yon. At sinabi na nga ni ano to. Sinabi na ni Lola Tiffany kay sa dalawang amiga niya si Britney and Scarlett. Ang sabi ni Tiffany, may good news tayo. Nahuli na ulit si ano, Bill at Adore. Makakaingan na tayo ng ano, ng malawak. Kasi po maluwag eh. 'Yon. At sabi ng dalawa, ay salamat naman. At nakita na naman si TM Yong. sabi ni pangalan niya ito ng tatlong lola kay Temyong, "Temyong, masaya kami ngayon eh. Kailangan namin gumawa ng celebration. Magpapakain tayo dito. Magpunta ka sa gubat. Maghanap ka ng mga puset, balyena, pati alimasang, hipon, sugpo, plapla, at kahit ano pang iba." At sabi ni ano, ni Temyong, paano yun? Sabi ni Temyong, "Paano yun sa gubat? Maghahanap ako ng mga laman dagat." Sabi ni Lola Tiffany, "Basta, diskartehan mo." At ginawa nga yun ni Temyong. At pag-uwi nga ni Temyong, nagawa niya nga yun at gumagapang na siya sa pagod. Pero hindi ko din alam kung paano nagawa ni Temyong yung mga inuutos sa kanya. Yun. Yun, samantalang habang pa uwi si ano, si Anderson, yun, nakita nga si ano, biglang may nagpakita sa kanyang ano, tatlo. Nagpakita sa kanya si Jaime San Pedro. Si Jaime San Pedro and Paul. Ayun. Tapos natakot siya. "Sino kayo?" Sabi ng tatlo. Ni Anderson.
Mga ano ba kayo? Lagid ba kayo ng ano? Batas ng mga ganyan? Hindi, huwag kang matakot. Kaibigan kami. Yun. At bakit nyo ako inaakang? Alam ko na ano ka, na fugitive ka, pupugante ka. Para maka ano ka, para hindi ka nila mahuli o mahanap, pumunta ka na lang sa amin, sa hideout namin. Sabi ni San Pedro. So sabi naman ni Anderson, mapagkakatiwalaan ko ba kayo? Sabi ni San Pedro, magtiwala ka man o hindi, obligasyon mo na sumama sa amin. Eh, parang nagalit si Anderson. Sasaksakin niya sana si San Pedro. Eh, bago niya saksakin, sabi ni ni San Pedro. Edo Tensei. Tapos may nakita, yung lumabas na sa lupa, na kabaong, ganun. Tapos, biglang bumukas yung yung pintuan ng kabaong, bumagsak na ganun. Tapos nagulat siya, nakita niya yung asawa niya, si Grace. Sabi ni San Pedro, sasama ka ba sa amin? Kaya kong buhay ng asawa mo. At ayun nga. Sabi ni ano ba itong kwento na to? Itutuloy ko pa ba? What? Binuhay? Yung tao binuhay? Yun. At sabi ni Anderson, sige, sasama na ako sa inyo. Basta buhay mo lang ang yung asawa ko. Baka maging kompleto na kami ng anak ko. At speaking of anak, sabi ni San Pedro, alam namin kung nasan siya. At pinapahirapan siya ng tatlong lola. At sabi naman ni Anderson, naalala ko na. Kinamkam nila yung sabi ni Anderson, kinamkam nila yung ko. Yung bahay ko. Tapos sila kinang tsumutsu sa akin. Dahil may reward money ako noon na $5 million. Kaya sila yumaman ngayon dahil may nakapatong sa ulo ko noon na $5 million. Yun. At yun, dahil naikwento ko yun, nabanggit ko yun sa $5 million. Panoorin nyo sa Alamat ng Pamaypay tsaka Plato. Kasi doon yung story na yun. Marami siyang pinatay doon, yung mga couple. Kaya ang daming mass murder nga siya. Multiple murder ang kaso niya, ang dami niyang kaso Kaya siya nakulong. Yun. Dahil nga nagtaksil nga si Grace Yun. Oh, yun, nagtaksil nga si Grace. At yun din, sa Alamat naman ng Apoy, check nyo din yun. Kaya nagtaksil, doon natuklasan ni Anderson na nagtaksil si Grace. At ang kaibigan niya si Jefferson. Ayun. Ay, grabe, nakatatahi-tahi ko yung kwento Yun, so, yun. Balik na tayo sa kwento. At sabi, nag-react sila Jaime. Grabe, talagang madudupang yung tatlong lola na yun. Sabi ni pangalan nito, si Paul. Nagtataka ako sa nito. Storyteller ba tawag doon or narrator? Yung storyteller nito, bakit ang bida yung mga masasama? Mga nahinira ng buhay. Ba't parang ang bida nila dito si Lola Tipa ni Lola? Hindi, wala. Ano ko lang yun. Na-invento ko na ng salita. Wala lang masabi yun. At yun, isama na nga nila San Pedro, Paul, and Jaime. Si pangalan nito, Anderson, na ako sa kwento na to. Tapos sa isang faction naman sina Super Batman,
Michael at ang kanyang terrorist group at ang spy na si Robin Patilla naman ay nagpaplano sila ng counter attack eh. Sabi ni Super Batman, paano ko kaya malalabanan yung Edo Tensei ni ano ni San Pedro? Sabi nila ano, wala silang idea eh. Hindi ko alam eh. Sige, matulog na lang tayo, sabi ni ano. Sabi ni ni sila Super Batman tsaka ni Michael at ang kanyang mga terrorist group at tsaka ni ano Robin Patilla. Ayun nga, natutulog na sila. Hindi sila makatulog eh. Eh sabi ni ano ni Super Batman, inutos niya isa sa mga ano terrorist group ni Michael. Buksan mo na lang yung TV, makapanood ng balita. Eh pagbukas nga ng TV. Doon ka sa ilipat mo doon sa ano. Sa ano? Sa station na ano? Ang title ng ano, station ni ano eh. Ang title ng ano, tawag doon ng program ano. 24 oras nagpapatrol. 'Yon. Eh nakita nga nila. Breaking news po tayo mga ano. Mga kasabwat. Breaking news po tayo mga kasabwat. Nahuli na si ano? Si Marlon alias Lamok. Siya ay nagtago ng 300 years sa kasong ano pagnanakaw ng ano ng Kalabaw Dinosaur Ego Ducktail at iba pang mga hayop ganun. At meron din siyang kaso na ano pagpatay or murder. Yun. Para sa detalye, kausapin natin si ano correspondent. Sabi ni correspondent, ayun nga po mga kasabat, at andito po at kausapin po natin ang ano ang suspect sa pagnanakaw at pagpatay na si Marlon alias Lamok. At tanong nung ano yung reporter, sir, bakit ang tagal yung ano ang tagal yung nagtago 300 years? Eh syempre magtatago ako. Ano, ba't ako ano magpapahuli, bobo ba ako? Yun. Follow up question po. May pantanong yung reporter, si correspondent eh. Sabi, bakit po ang alias nyo, alias Lamok? Eh syempre, para merong alamat si Kasabwat. At dyan nagtatapos ang ang walang katuturang kwento. Ito si Kasabwat TV. Thank you po sa inyo lahat. Magkape po tayo. Thank you.